Good day mga Revo peeps. Kailangan ko maghanap ng side mirror sa driver's side. Dahil kagabi ay bumili ako ng barbecue sa kalapit na bahay namin. Tingnan mo magsakan, napakalakas na ulan. May kasamang malakas na hangin. Pag-uwi ko ng bahay, ngumunguya pa ako ng laman ng barbecue. Nakita ko to na sa papag na basagan sa lamin. May kasamang avocado. Sa possible avocado yung tumama. So sa ngayon tuloy, imbis na isusunod ko yung dalawang gulong para sa likod na bago, is dumagdag si side mirror. Anyway mga Revo peeps, shit happens sometimes. Mamaya ulit mga Revo. Alright mga Revo peeps, nandito na ako sa loob ng Greenfield Subdivision. Lalabas ako ng Kino Highway, papuntang SM Fairview. And itong pamamarang kong ginawa sa side mirror mga Repa, syempre nakapaling sa kaliwa para kahit paano may guide ako sa kaliwa. Alright, so not bad. Discarding Repa peeps lang mga Repa. Alright mga Repa peeps, so nandito na ako sa may crossing ng papuntang Mindanao Avenue Extension sa kanan. Yung SNR ko nasa kanan. SNR ko, you know, yung SNR po nasa kanan and LTO nasa kaliwa. So mukhang may mga CCTV rito, kaya syempre bayat gumamit ng phone na hawak. De, anyway, sa mga Repa, ano, since nangyari to sa may side mirror ko, ang naisip ko is much better kahit sa magpark. Dapat ano, itiktok na lang yung side mirror para in case, kasi ganyan, unexpected yun. Akala ko talaga wala nang bunga yung avocado, pero meron pa rin. Tsaka sino mo magkakalang hangin ng gano'n, talagang sobrang lakas. Kumakain nga ako ng barbecue kagabi, basa ako eh. Dahil sa hangin mga Repa. Imagine ha, ang distance lang ng bahay namin is dalawa bago mag barbecuehan. Ayun, nagurit na doon si Ate Dada, may tumunog. Kaya ano siya, kaya napasilip siya. Ayun. Tapos pagdating ko, ako naman eh yun, nakita ko, sabi ko, ba't parang wala rin side mirror ko? Tapos pagdating ko sa baba, nandun doon. Kasi hindi ko na na-picture yung pwesto ng avocado, yung pang-asar dun eh. Yung avocado nakita ko, nakapwesto sa may gulong ko sa likod, sa may left side. Sabi ko, ito yung salarin. Anyway mga Repa, medyo malapit-lapit ako sa SM Fairview kasi hopefully makapagkita itong message ko online, yung ano, sa may side mirror. Although, hindi na siya original kasi side mirror lang naman siya eh. Tsaka, unang-una is, yung advantage is manual lang naman yung side mirror ko. Hindi siya powered. So, okay lang. Ayun. So, yun lang mga Repa. Ito, approaching na ako ng SM Fairview. Malapit na. Drive mo na mga Repa peeps. Alright, mga Repa peeps. Next in line, dito sa may spiral parking para covered. Thank you. Alright, at ang aking favorite pakakyat mga Repa peeps. Ewan ko pa kung ba't gusto ko rito. Sabagay, kahit naman sa mga long trips ko mga Repa, lagi kong binabanggit, mas gusto ko yung may mga zigzag. Dadaan sa ganitong klase ng kalsada or parking or daanan, para hindi kayo mahilo, huwag kayo tumingin sa kanan, lagi kayo tumingin sa kaliwa. Kumbaga na-advance yung sight nyo or yung vision nyo dun sa pattern ng left, kasi pag dito kayo sa kanan titingin, yung daan gumaganon-ganon, doon kayo mahilo. Suggest ko lang yung mga Repa, pero pwede yung testing ng difference para malaman nyo rin. Anyway mga Repa peeps, sana po ng parking. Okay mga Repa peeps, kaka-park lang. Buti may umalis kaga dito kung saan ako pumalit. Sabi sila ron, pero syempre mas gusto ko rito. Mamayan ulit mga Repa. Alright mga Repa peeps, kabalik na ako ng parking. Sumugod na pa rin sa side mirror. Magkikita ulit kami rito ng mga 3 PM. So pumunta lang muna ako sa may Bridgestone para mapalitan yung dalawang gulong sa harapan. Alright, I think
old side mirror. And ito yung wala ng side mirror. Imagine mga repo, sobrang lakas ng hangin talaga. Tsaka nga pagka tumalabang sa taas ng galing, sa taas. Kasi yung, yun yung mga hindi nasangkit ng mga bata eh. Eh hindi biro taas ng mga repa. Anyway, sometimes talaga, shit happens. Alright mga repo peeps, halong commonwealth na. Commonwealth nga ba to? Basta halong furb yung mga repa. So yung Bridgestone is nasa left. So kailangan ko ba nalagpasan yung bridge sa kabila para makapag U-turn. Yun lang mga Reo peeps. Ang daming customer. Inquire muna. Alright mga Reo peeps, kakapark lang. So hintay ko rin din kausap ko si Carlo. And ito yung bago mga Reo. So, may depende pa kung matukal na paano, ganito pa oblong. Alright mga Reo peeps, good as new! Oh yeah! Kaya lang, unfortunately, sara yung nitro nila mga Repa. So, kailangan ko pumunta rin sa may Servitech nila, sa may North Furby, mga 100 meters away o 200 meters away sa Malarito. Doon ako magpapisingawin ulit dyan para palitan ng nitro. Alright mga Repa, anyway, ngayon papacheck ko naman yung reservang gulong mga Repa peeps. So, simple tip or simple reminder, tuloy magpapapalik yun ng gulong or hindi, okay, time kayo, pacheck yung lagi reserva nyo just in case. Alright mga Repa peeps, ito pa yung reserva ko yung dati ka, Michelin R14 na 8-ply. Ako, alikabok na ito. Okay, check yung hangin. Alright, matibay talaga yung mga Repa, wala akong magsabi sa gulong na yan. Ilang taon niya, siguro meron na siyang, let's say, almost 10 years. Alright mga Reo peeps, paid na, punta na akong auto. Kailangan lumabas, punta balik SM Purview. Nice shoes! Side mirror na lang mga Reo. Alright mga Reo peeps, so paglabas ka sa yung Bridgestone, nakapag-U-turn na ako, so nandito na ako sa kabilang lane. So pagdating ko dun sa may North Fairview, dun sa may Petron, yung sa may crossing, kailangan ko mag-U-turn agad, then keep right kasi nandito yung Servitech para makapagpapalit ng nitro dun sa dalawang gulong ko sa likod. And gumagalaw-galaw yung dalawang gulong sa likod, yung pinagpalitan, and hopefully, huwag na magtagal, I mean, may bumili na. Para kahit paano ma-dispose na sila. Alright mga Revips, stop! Yan, in 30 seconds, less than, go na. Andun yung Servitech mga Rep, ayaw ko lang pumalinag nyo. Yun, sa left side, yung yellow. Kaya pa napitan pa? Oo, oh, zoom na zoom ng mga Rep. Blur na ng konti, pero kaya pa rin. Anyway mga Revips, malapit na mag-go! Alright mga Reo peeps, kinapag sino na yung hangin. So siyempre dapat empty talaga yan. Ganto sa likod. Okay. Okay mga Reo, sabi ni Kuya Tireman is ginawa niya 37 para daw pag puno na tsaka niya i-adjust to 35. Sabi ko, papacheck na lang pating harap ng parang balance kasi is bago rin to, para sure lang. Alright lumobo. Ewan ko ba kung anong kinawa ni Kuya dyan. Yan ang mga Repa. Okay mga Repa, ginawa nga niya 37. So ganoon din sa kabila. Tapos tsaka niya ulitin kung agad na sinabi ko kanina, tsaka niya i-adjust o papasigawin, tatansya ng gabaging 35. Alright mga Repa peeps, all set. Ito naman ng SM Purview ulit. Alright mga Repa peeps, so sold na ako sa gulong, 35 lahat, naka-nitro na siya. Ngayon kakatapos ko lang kausapin si Sir, yung ano sa may side mirror, so papunta na rin siya. Ang sabi ko, huwag na lang sa SM Fairview. Kasi kanina paglabas ko, nung papunta ako sa may Bridgestone para sa gulong is, ang dami papasok ng parking, tsaka mukhang paubos na ng paubos. Kaya lang hopefully huwag umulan. Kasi ang sabi ko, sa Robinson's na kami sa parking lot, since open yung parking na yun, so
parang nagpapasikit naman si hanging araw. So, or si hanging, si haring araw. So, sana tuloy-tuloy na. Kaya na kasi dumilim ulit eh. Well, hoping mamaya na maging okay. And pag talagang ulan, tsaka ulit magtawagan, magkontakan kung saan pwede makita. Pero malamang ang pinaka ideal pagsakali sa Fervi Terraces para at least kaya na paano mas lesser ang mga napapark. Pero depende pa rin. Anyway, mga repa, mamaya na ulit. Alright, mga Reva Vips, approach me. Robinson's Firm, or Robinson's Novaliches pa to, or Robinson's Crino Novaliches, kahit ano ba man yan, mga Reva, nasa tapat siya ng SM Firmview. Alright, mga Reva Vips, kakapark ko lang. So, tatawag ko na siya, kasi nung nakausap ko siya is on the way na raw siya. So, sana malapit na siya para ma-install na, dahil mukhang uulan. Huwag naman muna sana. Mamaya na ulit, mga Reva Vips. Alright, mga Reva Peeps, side mirror's done. Ito siya, kaya lang syempre since replacement, may grado yung sa may ano, isa may kanan, isa may bandang baba niya. You know, kung makikita nyo ng eto, mga Reva, pwede ko naman daw dalhin sa may shop niya para mapalitan yung kanan, which is sa may gilid ng Santa Lucia East. Well, sabi ko is syempre, pag may time or sa Monday sana pupunta ko doon. Eh na yung mga repa, lalabas ako para makita yung tsura. Mas malaki nga pala siya sa original. Ang size doon nito is pang 2003. Since 2002, so kahit paano, bagay naman. Maganda. Alright. Ayan siya, mga repa babes. So mag-safe na. Mag-drive. Alright. Ito siya. Yan. So maganda rin siyang tingnan. Kaya na siyempre import natin comfort driving, mga repa. Right? Good. Alright, mga repa peeps, not bad. Alright, mga repa peeps, so hanggang dito na lang muna. And obviously mukhang hindi pa naliligo. Ligo-ligo na ako, mga repa. Anyway, so yun lang po yung vlog ko ngayon about sa Toyota Revo. And one more thing, mga repa, mga karebo, alright, dun sa mga gagamit ng nitro, let's say bagong gulong nyo or magpapalit kayo ng nitro, basta pag ang gagawin sa gulong nyo is aalisin yung hangin dahil magpapanitro kayo, I suggest kung hindi to alam ng tire man nyo, i-suggest nyo ron yung ginawa sa akin ni Kuya kanina sa may Servitech. Yung pagka walang or pag ubos ng hangin, inilagay niya yung gauge sa 37. Tapos pagdating ng 37, tsaka niya ginawang 35. Ang purpose yata nun is para daw mas mawala yung mga excess pang hangin. Yun ang paliwanag niya. Hindi ko lang sure kung tama ako sa paliwanag ko dun sa sinabi niya. So basta yun ang sabi niya, gagawin mo ng 37, then tsaka niya ibababang 35. Para sure, kasi yung ginawa niya sa likod yun, okay. Ang sabi ko, paka-check yung harapan kanina. So yun nga nangyari. So since yun ang ginawa dun sa harapan, hindi niya ginawa 37, 35 lang, kasi galing sa empty air, no, walang hangin. So pagtingin niya kanina, ilang araw pa lang, ha, yung 35 is naging 33.5. So nabawasan. Unlike kanina 37, tapos bigla naging 35. So hindi ko lang, ulitin ko, mga repa, hindi ko alam kung anong ginawa niya ron, kung binawasan niya ba yun or nagkusa yung gulong. Diba sa mga repa, ganun paggawa niyo. Sana nakatulong kahit malabo ng konti, ano? Well, anyway, mga repa peeps, or mga repa peeps, dito na lang muna, mga karebo. Kung may tanong lang, magtanong lang, sorry ulit kung nahuli ako ng sagot. Have a nice day, mga repa. Ingat-ingat sa biyahe, yung mga nagtatransportify. Kung saan man kayo na ron, mga repa peeps. Kaya transportify kayo hindi, chillax. Relax, huwag mabadali. Takbong sakto lang, isipin lagi yung price ng gas and diesel. And everything will be back to normal. Alright, mga Reo Peeps, have a nice day. Keep safe and God bless.